Andito na naman tayo sa isang Phil Coche video. And alam nyo ba, excited talaga ako dito sa Ford Ranger Raptor dahil dang sa kanyang front grille. Kasi mas maangas na siya tignan than before. Kaso, ang problema doon, nung launch, konti ang driving time ko sa kanya. Tapos, nung nag-Vietnam naman ako na napanood nyo, ang dami namin drive doon na konti lang din ang driving time ko sa kanya. Pero ngayon, nanasaan siya ng ilang araw, it's time for a full review. Is it worth its $2,339,000 price tag? Yan ang malalaman natin in this video. So, alam nyo nang gagawin. Like, subscribe, tapos click the bell icon, tapos share mo sa tropa mo by word of mouth, tapos share nyo sa GC nyo. Kasi Ford Ranger Raptor to, hindi lang to Ranger Wildtrak, hindi lang to Ranger XLT, hindi lang to Ranger. This is the Raptor. So, yun, tignan natin in this video. Diba? Phil Coche na. Okay, so unahin na natin siyempre ang front exterior. And sabi ko nga kanina, gustong gusto ko ang grill nitong bagong Ford Ranger Raptor kasi mas maangas ang kanyang emblem. Tapos gusto ko yung nag-extend siya to the headlight assembly. Kaya naging C-shaped ang ating headlight design. Speaking of the headlights, meron tayo ditong LED, 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 LED. Tapos, naka-matrix performance LED tayo. Ang ibig sabihin lang yan is, medyo gumaganon siya kapag nagda-drive ka sa gabi. Hindi siya exactly cornering lights, pero medyo sumusunod siya sa steering angle mo. Pero meron din naman tayong cornering function na medyo hindi ko alam saan galing. Basta may bigla nang iilaw na ganon kung saan kaliliko. Tapos, meron tayo dito skid plate and meron tayong front tow hook. So yun, tingnan naman natin ang engine. So, engine naman tayo. This Ford Ranger Raptor has the 2-liter bi-turbo making 207 horsepower and 500 Nm of torque. Tapos, nakakabit siya sa 10-speed automatic. Ngayon, medyo may paninibago ron. Kasi although same siya ng powertrain as before, medyo bumaba ang kanyang fuel efficiency figures. In the city, nakakuha ako ng 7.5 kilometers per liter. Pero hindi na masama yan kasi pinagdaanan ko yung long weekend Friday rush hour traffic. So, alam mo yun, medyo okay na. Pero sa iba kasi, sanay ako nakaka-8 pa ako kahit na traffic. Anyway, sa highway, ang mas nagulat ako. Kasi sa highway, averaging 85 kilometers per hour, nakakuha lang ako ng 13 kilometers per liter. Sa iba kasi, nakaka-15 ako. Ngayon, para maka-15 ka dito, kailangan tumatakbo ka ng 65-70 kilometers per hour, which is for me, masyado ng mabagal for a highway run kahit cruising speed. Kasi ang cruising speed ko talaga sa highway, mga nasa 80-85. So, yun lang. Ibig sabihin kasi, medyo mas bumigat siya. Dahil may bago siyang safety features na pag-uusapan natin mamaya. Pero hindi naman siya exactly mumog sa diesel. Kasi, okay pa rin naman. Medyo below average nga lang talaga. Tsaka gusto ko rin naman yung mga medyo heavy. So, goods pa rin siya. Tapos, although bumaba ang kanyang fuel efficiency figures, hindi naman ako nabibitin sa power kasi maganda pa rin ang delivery niya na pag-uusapan natin mamaya pag nagda-drive na ako. So, dito naman tayo sa side profile ng Ford Ranger Raptor. And kung makikita nyo, meron tayong 17-inch wheels na flat black. Tapos, meron tayong power folding mirrors. And ang stepboard, na sobrang solid. Pero ang comment ko lang dito is about its shape. Kasi ang side profile niya ay hindi halata from that angle. Pero paumbok siya dito sa fender flares, pati sa harap. Tapos dito sa gitna, hindi siya ganun kaumbok. Parang mas lamang yung dito sa wheel arcs. So ang problema ko dyan is kapag nagmamaneobra ako in tight parking spaces, akala ko sasabit na ako pero hindi pala kasi parang dito, sumasabit na, pero biglang, lusot pa dito. Tapos, may isang instance din na akala ko, okay na, clear na ako dito. Kaso biglang, may stepboard. Hindi na siya kita sa side mirror. So, alam mo yun, medyo tricky siya i-maneuver in tight parking spaces. Usually kasi, di ba, pag sa side mirror, pasok ka na, usually,
pasok na yung buong lapad ng sasakyan mo. Pero kasi dahil mataas to, mataas ang side mirror niya, marami kang ma-encounter na obstacles below the side mirror height. So medyo nandito lang ang sukatan mo. And ang isa pang medyo tricky dito sa sides nito ay kapag pumapasok ka sa mga drive-thru. Kung tulad nyo ako na mahiling mag-drive-thru kahit sa donut and iced coffee ng Dunkin, ang sisikip nun, diba? Lalo na yung mga McDo, Jollibee na between buildings, hindi yung may sarili silang lot area, between buildings, medyo masikip na siya kahit ikabig mo pa ng right bago ka mag-left, medyo tight na yun. So, pero once masanay ka sa kanya, okay na. Sanayan lang naman lahat eh. Pero minsan mapapaisip ka rin eh, masyado bang malaki yung sasakyan o masyado maliit ang mga establishment ng Pilipinas or pangit ang urban planning natin? Ewan ko, tignan natin. Dito tayo sa likod. Dito naman sa likod, iniwasan ng Ford maglagay na ng light assembly dito sa kanyang tailgate. So, medyo usual lang na nandito sa corners ang ating taillight. Pero maganda kasi para siyang isang broken hourglass figure na whoop, dalawang C-shape na medyo awkward. Pero pag pinagdikit mo, dalawang hourglass yan. Anyway, ang gusto ko dito is itong tailgate. Dahil siya ay may assist. Hindi siya ganun kabigat tulad ng ibang pickup trucks. Ayun o, pinabuhat ko to sa isang pamangkin ng asawa ko eh. Kaya-kaya naman niya. So, ayun, bata proof. So, pag-usapan naman natin ngayon ang cargo bed. Okay, so dito naman tayo sa cargo area niya. And lingid sa kalaman ng lahat, ang payload capacity ng Ford Ranger Raptor ay mas mababa compared sa Ford Ranger Wildtrak and sa ibang pickup trucks. Bakit ganon? Dahil ang fork shocks niya ay meant for racing performance and not heavy duty hauling. Kaya pag nilagyan mo to ng mabigat, let's say mga 800 kilos, medyo sasadsad na to. Dahil pang ano nga siya, karera sa dirt. Anyway, ano bang meron dito? Okay pa rin naman siya for some glamping and other lifestyle stuff. Dahil makikita nyo, meron tayong tie points doon. So parang 3 each side. Tapos dito, pwede pa kayong maglagay na isang powered cargo bed cover. So dito sa left side, tama ba? Left? Okay, left to. Munti pa ulit to. Meron tayong 12-volt socket na max of 180 watts. So, ayan, pwede nyo saksakan ng mga bilog na parang cigarette lighter. Tapos, ang maganda dito, spring-loaded siya and firm ang kanyang closing. So, kahit umuulan, hindi siya mababasa kung wala siyang saksak. Tapos, hindi rin siya madaling maglulus. Tapos, dito sa kabila, meron tayong, ayan o, yung pang-household na saksakan. Meron tayong 400 watts of capacity, tapos naka 230 volts. So, pwede ka magsaksak dito ng microwave, rice cooker, para nga pag nag-glamping ka, it got you covered. Actually nga, kung i-compute mo, kahit trip, kaya yan eh. Mini frigider, kayang-kaya. Ito tayo sa loob. Okay, so nandito ako sa second row ng Ford Ranger Raptor. And makikita nyo, meron pa rin akong decent legroom, knee space, kahit na medyo pushback itong driver seat. So kasi medyo maluwag yun sa legs ko pag nagda-drive, kaya medyo inaatras ko pa yung driver seat. Pero kahit ganun, makikita nyo, ang laki pa rin ang aking knee room and ang aking headroom naman, napaka-generous. Kitang-kita nyo against my kalbo na ulo at ang dark headliner, ang laki ng agwat. Tapos, meron tayo dito ang center armrest na napakaganda ng kanyang height kasi hindi siya sobrang baba, hindi rin siya sobrang taas. Medyo tricky lang siya for some kasi kapag ganito na nakalock siya tapos hindi aware ang sasakay kung paano siya i-unlock, medyo magsa-struggle kasi ano, hindi siya yung easy pull down na center armrest. Medyo kailangan batakin mo siya hanggang mag-unlock. Tapos saka lang siya bababa. And then ang kanyang cup holder size medyo slim kasi ito yung 22 ounce bottle ko, hindi siya kasya dito. So, magkakasya dito yung mga standard cups like yung mga pataas na meron sa Starbucks, McDo, Jollibee. Pero yung mga ganito, hindi nakasya. Kailangan mo siguro ng 18 ounces. Yung ganito namang bote, 22 ounces na Aqua Flask, kasya dito sa bottle holder sa may pinto. And speaking of doors, meron tayo ditong padded leather armrest na napakaganda. Tapos, dito naman tayo sa gitna dahil meron tayong air vents, dalawa. And maganda ang design. And dito sa baba, meron tayong 230 volt socket ulit na 400 watts ang maximum power. Tapos, katabi niya, meron tayong USB-A port na charging, dedicated charging port. And sa taas nun, merong USB-C. So, pwedeng-pwede maghati ang dalawang passengers sa charging kasi pareha silang hindi mabibitin. Yun nga lang, paunahan lang sa Type-C. So, yung mga Android fans, syempre, mauna dyan. Apple, ka USB-A.
Anyway, USB-C na nga rin pala Apple, no? USB-C to Lightning. Tama, tama. So, unahan lang kayo sa USB-C. Anyway, yun lang ang report ko dito. Ah, yung seats pala. Ang seats natin ay leather, pero meron siyang... pero meron siyang suede finish in key areas. So, meron siya dito sa corners, sides pala. Tapos, meron dito sa may tie gap part. So, anong silbi niyan? So, bakit ganito? Feeling ko, ginawa nila segmented itong suede part para hindi buong suede. Para in case na may mag-spill, medyo malaki pa rin yung area ng leather. So, hindi ka mahihirapan magpunas. Kasi kung buong suede to, naku, ang hirap linisin yan. Kakapit pa yung amoy. So, kunyari, ang spill nandito lang. So, napunta sa gitna. Pwede mo lang siyang punasan ng kahit anong wet wipes or tissue. Hindi siya kakapit kasi nga, leather to. Tapos, yung suede will keep you in place. Hindi ka gaganon-ganon. Tapos, meron din siyang slight bolstering dito sa may lower mid-back area. Tapos, ang shoulder natin flat. Pero, hindi naman siya bothersome dahil, well, pick up nga to. So, kailangan niya talagang flat. Na-appreciate ko na meron tayong slight bolstering dito sa midsection na ating likod. And, hindi ko mapakita ngayon, pero itong bench seat natin ay folding up. So, kung kailangan niyo maglagay dito sa loob ng matataas na gamit, pwede niyo lang itong itaas, whoop, para mailagay niyo. So, yun. Punta tayo sa harap. Okay, so nandito tayo sa front row ng Ford Ranger Raptor. And medyo maraming bagay dito ang kailangan pag-usapan, kaya iisa-isayin natin. Unahin natin yung nasa harap ng driver. We have a 12.4-inch fully digital gauge cluster. So hindi na siya katulad nung nasa ibang Fords na medyo may ibang indicator sa fuel level, oil level, parang ganon. Ito, lahat talaga, isang buong screen na lahat nando na. Tapos, meron tayong magandang steering wheel. Bakit siya maganda? First of all, it has a good adjustment. Tilt and telescopic siya. Makita nyo, malaki yung range niya for tilt and telescopic adjustment. So, mas makikita mo yung driving position na prefer mo. Or pwede mo pang i-modify for more comfort. Tapos, ang steering wheel natin ay finished in leather. Tapos, meron tayo itong centerline indicator. And sa sides niya, meron tayong metal paddle shifters na napakaganda sa feeling kasi napaka tactile ng feedback, tapos ang ganda dahil lumalamig siya, dahil nga bakal, lumalamig siya, kaya ang sarap pindutin pag nagmamanual ka. And hindi medyo pansin, pero dito sa 9 and 3 position ng steering wheel, meron tayong contour. Kasi itong taas hanggang sides, tapos ito, siya yung typical na shape ng steering wheel, pero pagdating mo dito sa 9 and 3 position, meron siyang additional bump para mas maganda yung hawak ng kamay mo, para mas in place ka. Bakit sa 9 and 3 position? Kasi may modern studies na nagsabi ito yung perfect hand positions sa steering wheel dahil sa, 10 and 2. Sa 10 and 2, pag sumabog ang airbag, medyo tatama pa siya sa forearm mo. So at least pag nasa 9 and 3 ang kamay mo, pag pumutok ang airbag, ganun lang. Wala na siyang hindrance. Anyway, maganda siya kasi yun nga, nakikip niya in place ang kamay mo. Tapos, dito naman sa corners, meron tayong, makikita mo rin dito. Sige, wag mo na. Makikita mo rin dito, meron tayong bottle holders na pwedeng discreet. Hindi siya yung nakalabas lang talaga. Tapos, ang ganda niyo. Whoop! Pwede mo rin lagyan ng small na fries. So, dito naman tayo sa center touchscreen. Meron tayong 12-inch portrait-oriented touchscreen na divided into two sections. Yung first section is for Apple CarPlay or Android Auto. Tapos, yung second section ay para sa air controls. Kasi, meron din naman tayo dito air controls, pero medyo limited siya. Pero, blessed tayo with fan control, tapos temp, and isa pang temp dito. Kasi, meron tayong dual zone automatic climate system. Yun nga lang, kung gusto mong isa lang ang temperature mo, hindi mo kailangan exactly na magkaiba, hahalungkatin mo pa dito yung controls for that. Ito, yung dual. So yan, hindi siya dual ngayon. Adjust mo to, yun din mangyari dito. Pipindutin mo pa siya dyan. Isa lang yun sa mga maliliit na drawbacks ng system na to. Tapos, nandito rin ang many vehicle controls. Like, ito, yung 360 camera system. So yun, nandito ang ating off-road options. Meron tayong hill descent control, trail control na gustong-gusto ko, and yung rear diff lock. So ayan, kung hindi mo siya kailangan, well, nandyan lang naman siya. Tapos, nandito rin ang ating auto brake hold. So yun, napag-usapan na natin sa ibang Ford vehicles na sana yung mga controls na yun nilabas nila, ginawa nilang buttons dito.
Pero according to their research, yung mga options na yun, hindi naman din masyadong nagagamit ng actual buyer. So, nilagay na nila doon para kung kailangan mo, nandun pa rin siya and hindi na siya nagte-take up na space dito, which leads to a cleaner look. Blessed pa rin naman tayo kasi sabi ko nga kanina, meron tayo ditong fan control buttons which is mas kailangan dahil hindi naman ako personal, hindi ako masyadong nag-o-automatic. Tapos meron pa rin tayo ditong volume button para hindi tayo nagpipipindot lang dito. Minsan kasi mas mabilis na ikutin mo isang ganyan yan. Tapos meron pa rin mute. So, di ba narinig mo? So, nandun pa rin siya. Moving downward, meron tayo dito maliit na cubby hole. Tapos nandito, pwede mo lagyan ng cards. And katabi niya, meron tayong wireless charger na hindi ko ginagamit kasi mas prefer ko ang wired Apple CarPlay. Although ito, meron tong wireless Apple CarPlay nga pala ha. Pero hindi ko sinasuggest na gamitin yung wireless Apple CarPlay while using the wireless charger kasi mabagal ang mga wireless charger right now. So, ang drain ng wireless Apple CarPlay is the same as the charging ng wireless charger. So, parang nag-give and take, hindi ka talaga nakaka-charge. And at the same time, umiinit ang battery mo. So, magdi-drain yung battery life over time pag lagi mo siyang ginagawa. So, ang suggestion ko, kung mag-wireless charger ka, yun lang ang gawin mo. Kung mag-wireless Apple CarPlay ka, yun lang gawin mo. Or mag-wired ka. So, yun. Maganda siya kung yung passenger ang gagamit. Meron tayo dito mouse-like shifter kasi ayun, mukha siyang maliit na mouse. Pero, mas makapal pa rin siya dan Apple mouse. Walang kwenta yun eh. Medyo tricky lang siya dahil ang Ford Ranger Raptor meron ng self-parking feature. So, kaya kailangan niya itong electronic shifter na same na makikita sa Ford Everest na merong ganun din. Pero medyo tricky lang siya for me kasi sanay ako sa Ford Ranger na yung medyo may laban yung shifter. Ito kasi masyado na siyang malambot for me. Kaya kunyari, nasa drive ako, kailangan ko mag-reverse. Lagi, ayan o, napunta akong park. Hindi ako napuntang reverse. Kasi yung range niya medyo nakakapanibago for me. Kaya, ayun, medyo something na kailangan yung makasanayan. Tapos, meron tayo ditong cup holders na mas maganda kaysa rin sa nasa likod. Kasi dito, kasha ang 22-ounce na bottle. And then, meron tayo ditong electronic parking brake. Tapos, sabi ko nga kanina, nasa touchscreen ang ating auto brake hold. Pero, meron pa rin tayo ditong parking sensors, parking assistance mode. Tapos, ito, traction control button, and ito, off-road mode basically. Tapos, nandito pa rin, buti nilabas pa rin nila itong scroll wheel for the drivetrain. Now, balik tayo dito. Meron tayo ditong center armrest. Uy, marami ang resibo. Huwag natin pakita yon. Pero meron tayo dito center armrest na maganda rin ang height kasi pag nasa traffic, tapos medyo pagod ka na, hindi mo kailangan sobrang bumaba, hindi rin sobrang taas ng balikat mo kapag pinatong mo yung braso mo dito. So maganda siya. Tapos ang maganda dyan, hindi siya isang buong lubog lang. Meron siyang slightly movable tray para yung mga immediate na kailangan mo nandito lang sa taas. Tapos yung iba, nandito sa ilalim. Tulad ng mga resibo na hindi na natin ipapakita. Okay, and last but not the least ay ang napakagandang bucket seats dito sa Ford Ranger Raptor. Makikita nyo, tulad sa likod, meron tayong accent ng suede sa key areas. Tapos mas malaki ang kanyang contour sa ating midsection. Tapos medyo flat pa rin yung sa shoulders unlike sa iba na medyo nakahug ng ganun. Dito, medyo may freedom to move. Tapos what's keeping you in place ay itong ang contour sa midsection natin para mas maganda ang para mas maganda yung sway natin kapag nag-o-offroad. And ang maganda dito, both of them are 10-way powered. So hindi magseselos yung asawa mo or yung kung sino man mo na hindi powered ang seat niya. Tapos ang ganda rin na adjustment. Kita-kita niya naman. Tapos dito sa taas, makikita mo, meron tayong mga array of auxiliary switches na 6. Para saan to? Ito ay para sa mga accessories na ilalagay mo sa lab. Kahit saan. Kunyari, dadagdagan mo ng ilaw, nandito na yung pwedeng switch para doon. Hindi ka na mag-i-install ng separate switch. Tapos magbubutas ka, gagawa ka ng sarili mong assembly. Tapos ang pangit tignan against the overall look of the vehicle. At least dito, may nakaabang na, ikakabit mo na lang para kapag gusto mo, ayan na lang siya. Hindi siya swangit tignan. Di tulad ng mga DIY na ginagawa dati. Diba? Ang hirap kaya pag gusto mo ng DIY tapos hindi swangit tignan, medyo mapapamahal ka. At least dito, ayan o.
nakakaabang na siya. Tapos umiilaw yan pag inactivate mo. Kaya hindi ka malilito if one thing is turned on or not. So you know, it's a very thoughtful idea kasi sa mga ganitong kotse, yung mga bumibili nito, hindi lang naman siya pang forma, nilalagyan nila ito ng ibang accessories na useful like floodlights, tapos may fog lights na mas malakas. So, mas madali mo siyang makakabit, magagamit, and tulad nga sabi ko na niya, hindi siya swangit pag nilagay mo. Okay, last na, baka pagalitan ako ni Boss Jacob and ni Martin kasi hindi ko diniscuss ang dashboard. Ang dashboard natin, meron pa rin racy feel dito sa harap pero yung likod niya, plastic na. And ang maganda dito, meron pa rin tayong dual pockets dahil ito, may pocket siya dyan. Tapos meron pa rin tayong typical glove box dito. And dito sa ilalim, meron tayong sectioned na cubbyhole. Medyo may rubber area siya pero hindi siya ganun ka-sticky eh. Pero ang maganda rito, meron siyang dividers para ang barya nandito tapos yung cards nandito. Hindi siya exactly magkakahalo-halo. Although maghahalo pa rin siya, depende sa tindi ng alog ng sasakyan. So ayun, ano given? Drive na ba tayo? Let's drive! The Ford Ranger Raptor has terrain management system with 7 drive modes, 7 airbags, ABS with EBD with traction control system and brake booster, hill launch assist, rollover mitigation, front and rear sensors, 360 degree camera system, and tire pressure monitoring. Pero, meron pa itong advanced safety features. It has adjustable speed limiter, adaptive cruise control with stop and go and lane centering, auto high beam, autonomous emergency braking with pedestrian detection, pre-collision assist, dynamic brake support, distance alert and distance indication, forward collision warning system, evasive steer assist, post-impact braking, lane departure warning and lane keeping aid, driver alert system, blind spot information system with cross-traffic alert and braking, and active park assist. Dami! Oy, so nagda-drive na tayo ngayon ng Ford Ranger Raptor 2023. And bago ko sabihin ang aking drive and impressions dito sa driver's seat, siyempre, riding muna tayo, pero driver assistant, ako na rin mag-share. For starters, the cabin is very quiet kasi maririnig mo lang naman yung mga diesel engine tulad ng dumaan na jeep kanina kapag nandito na talaga siya sa tapat mo, otherwise napakatahimik. And ang nagbe-breakthrough lang sa sound barrier nitong cabin, knock sound barrier, angas, sa sound isolation nitong cabin ay ang mga open muffler na motorcycle. Pero aside from that, napakatahimik dito. Tapos, ang ating engine, maririnig mo lang naman siya ngayon dahil wala kaming music, dahil nga nagsushoot tayo. Pero, normally, kapag kahit na low volume or mid volume music, maririnig mo lang ang engine kapag malapit na siya sa 2,000 RPM. Pero usually, mas mababa siya doon kasi cruising speed lang naman. So, medyo hum-hum-hum lang naman siya. Hindi siya maingay. And hindi siya malakas ang vibration. And lastly, it's Ford Ranger Raptor. Pag nakasakay ka lang, body roll is very controlled. Nandun pa rin siya, hindi natin maiiwasan yon lalo na mataas ang pickup na ito. Pero hindi kasi siya yung nakakahilong type ng body roll na hindi siya ganun. Dahil nga maganda ang kanyang suspension tuning, hindi tayo masyadong sumasayaw dito sa loob. So, tulad nito. Op! Yan, hindi kami masyadong gumigilid kasi maganda ang kanyang stability. So, lipat naman tayo sa driving impressions ng Ford Ranger Raptor. And ang una ko napansin dito, yung steering wheel niya mas mabigat kesa sa Ford Ranger. Which is surprising kasi iisipin ko, same-same na lang yan. Pero hindi, ginawa nila iba ang tuning ito para nga mas maganda dalhin. Hindi siya mabigat pero hindi rin siya sobrang gaan. Firm siya na perfect kasi kahit sa tight maneuvers, hindi ako nahihirapan. Hindi siya tulad ng mga ibang SUV na sobrang firm pa rin at close speeds. Alam mo, yung simpleng U-turn, mahihirapan ka. Pero dito, hindi. Tapos, sa highway, mas nagiging firm pa siya. Kasi, wala eh, high speed ka na eh. So, para mas stable, ginawa niyang lumalaban talaga yung steering wheel para hindi ka magbilis magpalit ng lane. Tapos, ang dami kong tapos, diba? Anyway, pag inactivate mo yung lane keeping system, mas magiging firm pa siya na talagang hindi ka mapapalipat ng lane talaga accidentally kasi aside from the radars controlling the lane, seeing the lane and controlling the car, yung steering wheel mismo talagang lumalaban na sa'yo. So, sobrang, ang
feeling ko, ang makakapagpaliko lang sa'yo unintentionally during a highway run kung naka-activate ang lane keeping assist ay kung may flat tire ka or kung talagang tabingi yung road tapos binitawan mo yung steering wheel. Kasi ang lane keeping assist niya hindi na gumagana kung wala yung kamay mo sa steering wheel. Isa pang napansin ko after the steering dito sa Ford Ranger Raptor ay ang kanyang turn signal volume. Hihinto tayo dito ha. Kasi parang napakahina niya. Tama, kunin ko yung mic ha. Tapos pakinggan nyo. Ang hina, di ba? Tapos kung liliko ka, tok, 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 tok. Parang ako kasi as a driver, gusto kong naririnig yung turn signal clicks. Dahil para sa akin, kung naririnig ko yon, mas assured ako na alam nung ibang sasakyan na paliko ako or pa-change ako ng lane. Kasi pag wala yon, minsan inisip ko, alam ba niya kung napaliko ako or ba siya kaya hindi niya ako pinadaan. Alam mo yun, para malaman ko kung ako ba yung may mali or sila. Usually sila. Kasi hindi ako nagkakamali. Okay, so babalik lang ako sa advanced safety features niya. No? Kanina nasabi ko yung lane keep system. Gustong gusto ko yung lane keep system nito kasi hindi siya intrusive. Hindi siya tulad ng iba na overcorrecting na sobrang insecure. Gusto niya talagang nakagitna lang yung kotse. Tapos mag-sway ka lang ng ilang degrees, halalabanan na niya yung steering wheel para igitna ka ulit. This Ford Ranger Raptor has it perfectly tuned kasi hindi siya epal kapag nagmamaneho ka. And kapag hinahayaan mo siyang i-control yung steering wheel, hindi rin siya overcorrecting by itself. Yung response ng lane keep system sa steering wheel ay medyo human-like kasi hindi siya glitchy na dududududut. More of smooth turn siya na incremental. Hindi siya yung overcorrect na yun. Kaya gustong-gusto ko yung lane keep system nito and ginagamit ko talaga siya during my time with the Ford Ranger Raptor. Kapag sa highway. Kasi sa rural roads ang hirap eh. Okay, so kanina sa exterior part makikita nyo ang dumi nitong Ford Ranger Raptor, di ba? That's because dinala ko to sa Bulacan. Bakit? Kasi maraming sirang daan doon. Sorry na lang, Gob. Pero totoo yan. And sinubukan ko yung suspension nitong Ranger Raptor kasi sa Vietnam, yung drinive ko to, medyo maganda naman siya. Kaso kasi, mas maganda ang mga kalsada ron. So, nilagay ko siya sa isang extreme test which is the Balagtas Bypass Road tsaka yung DRT Highway sa may SM Baliwag. And I must say, it passed with flying colors dahil wala siyang pake. Para siyang yung honor student niyo nung high school tapos nag-pop quiz yung teacher niyo. Tapos siya parang, haha, I know all the answers, you imbeciles. Ganon yung attitude ng Ranger Raptor towards the Lubak of Bulacan. Bakit ganon? Well, because it has Fox 2.5-inch suspension. Tsaka, ang Ranger Raptor ay ginawa talaga for fast off-roading. Hindi siya yung pang rock crawling, although pwede rin naman. Ginawa kasi itong Ranger Raptor for off-road racing. Kaya naman, the faster you go on unpaved roads, mas wala siyang pake sa road bumps. So, anong attitude niya kapag medyo mabagal ka? Well, hindi siya tagtag. Pero mas mararamdaman mo, of course, yung mga road bumps. Ang pinagkaiba is hindi siya kasing heart-wrenching tulad ng kapag nasa sedan ka or typical crossover. Kasi kahit yung mga malalang road bumps, ay, potholes na nga yun eh. Kahit yung mga malalang potholes ngayon sa C5 and EDSA, dapat ayusin na agad-agad habang hindi pa umuulan, eh hindi naman masakit sa damdamin kapag nadaanan mo or hindi mo napansin tapos nadaanan mo at medium speeds like 30-40, hindi siya masakit sa damdamin eh hindi matatanggal ang kaluluwa mo. And ang maganda dito is, sabi ko nga kanina, yung comfort ng suspension dahil aside sa wala siyang pake sa lubak, tapos meron tayong well-controlled body roll, is very comfortable siya for all passengers. Hindi sila nahihilo kahit yung mga nasa back seats. Kasi tinatanong ko sila habang nakasakay sila dito, di ba Chris, comfortable ka dyan? Yes! O, comfortable daw siya. Ikaw, Gibed, o, comfortable siya, sa harap siya. So, yan o. Hindi siya tulad ng ibang pickups na jumpy yung likod kapag walang laman. And hindi rin naman siya tulad ng ibang SUV na feeling hollow pag mag-isa ka lang i-drive. The Ranger Raptor feels compact. Parang isang buong hatchback yung dinadrive mo na mas malaki lang. Ganun ang feeling driving it. And yun nga, nakakadagdag sa fun experience niya na wala siyang paki sa lubak. And kahit medyo may humps na hindi mo naabutan, hindi ka
hindi ka atakihin sa puso. Hindi kukunot yung mukha mo tulad ni Stanley. Hindi ka mapapaganon. Dito, pag-usapan naman natin ngayon, ang paborito kong feature nitong Ranger Raptor kasi meron nga itong advanced safety features, di ba? Like yung blind spot monitor, 360 camera system, adaptive cruise, and lane keep assist system, among others. Pero speaking of that adaptive cruise, dalawa ang klase ng cruise control nito. First is the one you use on highways, which is maganda kasi it can go as slow as 20 kilometers per hour adaptive with stop and go. What that means is basta hindi nagfo-full stop yung traffic, pwede kang hindi umapak sa brakes and sa throttle. Basta mabasa niya yung nasa harap mo, it will keep going and going kahit na under 20 ka na. Basta ang set speed mo ay 20 kilometers per hour, pwede lang siyang umandar. So kanina sa EDSA na-try ko, naka-5 na ako eh. Pero automatic pa rin siyang umaandar dahil hindi naman nagfo-full stop. Ngayon, what's the second type of cruise control nitong Ford Ranger Raptor? Hanap muna tayo ng blank space dahil gusto kong ipakita sa inyo. Okay, so nakakita na tayo ng medyo blank space na road dito somewhere in Laguna. Ngayon, ang second type of cruise control dito sa Ford Ranger Raptor ay ang tinatawag na trail control. What is trail control? Well, that's the feature ng Ranger Raptor wherein siya na ang bahala sa acceleration mo and braking. Basta ikikip niyo yung car at a constant speed, tapos ikaw, ang iintindihin mo na lang ay ang steering. So, paano nga ba i-activate yun? Well, punta ka sa drive. And ito nga pala, pwede rin siya sa reverse. Ha? Kasi it's meant for basically crawling off the road. So, punta ka sa drive. And then, punta ka sa settings, off-road, lalabas ang trail control. Now, trail control enabled, you set button to set speed. So, set. Yan. At 2 kilometers per hour, tingnan nyo. Hindi ako maapak sa throttle, ha? Pero umaandar tayo. At 2 kilometers per hour. Tapos pwede ko bilisan yan. Ito, 7 kilometers per hour. Hindi ako maapak sa throttle. Tapos, bababa ko into 2. Siya na yung nagpreno. So, ang gagawin nito is, kahit anong obstacle mo, i-control niya yung kotse to keep that 4 kilometers per hour or whatever speed you set it to constant. So, hindi mo kailangang tiyempohan na, kunyari, may nakaharang kang bato. Hindi mo kailangan tiyempohan na malaktawan yon. Siya na bahala i-control yung throttle and braking basta constant yung speed mo. And ang titignan mo na lang, steering. Natry ko to sa Vietnam and honestly, ito yung feature na para sa akin, isa sa mga nagja-justify ng higher price tag ng Ford Ranger Raptor. Sa akin lang ha, kahit wala yung ibang advanced safety features, pero kung meron ito, sobrang swak ako. If I have 2.4 million, kaso wala. 0.4 lang eh. 0.4 pesos. So yun, balik na tayo sa base. Ang hirap ko palang tao. Teka lang, off ko lang to. Okay, so sabi ko nga kanina, di ba? Meron tayong pickup na mas mahal na than before. Kasi kung maalala nyo, the Ford Ranger Raptor na nauna dito sa Pilipinas, nasa 1.9 million nung na-launch. And later on, naging 2M. Tapos itong bago, biglang ni-launch at almost 2.4 million. So malaking price jump, di ba? So isipin mo, worth it pa rin ba siya? Kasi parang konti lang naman yung nadagdag sa kanya. Well, technically, true, more on aesthetic. Pero kasi, kung isasummarize niyo yung rundown ko, meron din siyang advanced safety features and actually yung trail control pa lang, sobrang swak na sa akin to justify the price tag. Oo, mas mabigat siya than before and oo, hindi na siya kasing fuel efficient than before, pero konti lang naman yung difference. Pero para sa akin kasi, if you have 2,339,000 to spare, it's still a great buy kasi wala siyang paki sa lubak ng Bulacan, Valenzuela at C5 and EDSA. Tapos, nandun pa rin naman yung performance and it's fun to drive. And now, dahil sa kanya advanced safety features, it's much easier to use inside the city and outside. Kailangan mo lang masanay sa lapad niya. So, sabi nga nila, diba, it's not the length, it's the girth na kailangan mo masanay. So, that's it for this review of the Ford Ranger Raptor. So, alam nyo nang gagawin. Like, subscribe, share nyo sa GC nyo. Dahil marami pa kami videos na isusunod dito. I'll see you till the next one. Sana may kasama na ako. Kasi wala akong tagapagpay. Kanina pa ako nagpapawis. Hirap na hirap pa akong bumaba. Ano ba yan?
Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philcoche na!